Purihin ang Diyos, sa Diyos ang lahat ng papuri, sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa, at narapat siya sa pagpupuri at pagsamba ng bawat isa sa atin. At purihin ang Panginoon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos na mamuhay sa mundong ito na walang pag-asa. Sa gitna ng maraming mga pagsubok, meron tayong inaasahang pag-asa. At yun po yung pag-asa na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, pagpasok sa langit na bayan, kapiling ang Diyos. At salamat sa Panginoon sa bagay na yon, at yun ay pinatunayan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Hallelujah. Awitin po natin si Yahweh ang aking kandungan. Praise you, Jesus. Diyos na matatakbuhan. Si Yahweh ang aking kandungan sa panahong walang matakbuhan. Sa gitna ng takot at kagipitan, siya ang Diyos na malalapitan. Si Yahweh ang aking pag-asa, magulong buhay ayusin niya. Bagong simula ang ibibigay. Dahil sa Diyos, ako'y magtatagumpay. Siya ang Diyos na matatagpuan. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Diyos na di na si Yahweh. Hallelujah. Si Yahweh ang aking kandungan sa panahong walang matakbuhan. Sa gitna ng takot at kagipitan, siya ang Diyos na malala. Magulong buhay, ayusin niya. Amen. Hallelujah. Bagong simula ang ibibigay. Dahil sa Diyos, hallelujah, ako'y magtatagumpay. Siya ang Diyos na matatagpuan. Siya ang Diyos na makapangyarihan.
Tama po yun, mga kapatid. Pagkakataon siya ang Diyos, hallelujah, siya ang Diyos na matatagpuan. Amen. Praise God. Ang Diyos na aming malalapitan ay Diyos na makapangyarihan, na di nang iiwan. Diyos yun, aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa maraming pagkakataon, lumalayo kami sa iyo. Lumilis kami sa inyong kalooban. Pero hindi kayo nagsawa sa amin na kami po ay hikayatin, akayin sa inyong kalooban. Maraming salamat sapagkat kayo ang naglalagay ng mabuting pagnanasa. At kasabay ng mabuting pagnanasa, o Diyos, yung maisagawa namin yung pagnanasa na iyon, kayo rin po ang nagbibigay sa amin ng kakayahan. At maraming salamat po sapagkat sa kabila ng determinasyon ng sangkatauhan na lumayo sa iyo, ipinakita niyo po ang masigit niyong determinasyon na abutin kami. Pinatunayan niyo sa pamamagitan ng pag-aalay ng inyong sariling anak. Patunay na nais niyo kaming abutin. At sa mga oras na ito, salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy na nagbabalik sa amin, patuloy na nagtuturo sa amin, nagbibigay sa amin ng kapangyarihan na gawin ang inyong kalooban. Salamat sa inyong mga salita ng katotohanan na iniwan niyo po sa amin upang aming mapag-aralan at patuloy na maipamuhay ang inyong pong mga katwiran. Maraming salamat po aming Ama. Dalangin ko po, O Diyos, na ang pagpapatawad niyo po ay sumagana sa bawat sa po sa amin. Anumang pagkukulang, kahinaan, kasalanan na amin pong nagawa sa inyo pong harapan, patuloy niyo po kaming hugasan ng inyong makapangyarihang banal na dugo. At habang kami nag-aaral ng inyong mga salita, katagpuin niyo po kami saan man naroroon ang bawat isa. Maraming salamat po. Ang Diyos namin ay buhay. Ang Diyos namin ay makapangyarihan. Kaya maraming salamat po sa umagang ito. Sumasagana ang iyong pag-ibig. At marapat, O Diyos, na kayo po'y purihin at sambahin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nakakapagpatuloy sa pag-aaral ng Aklat ng Roma. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 5, sa talatang 21, tapos tuloy-tuloy na po tayo sa Kapitulo 6, sa talatang 1 hanggang 3. Romans 5:21, yan po yung pinakahuling verse doon sa Romans 5. Tapos po, babasahin na po natin yung chapter 6, verse 1, 2, and 3. Nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin yung pagsagana ng biyaya ng Diyos sa gitna ng kalubhaan ng kasalanan. Nakita natin na sa pamamagitan ng isang tao, na pag-aralan natin, ni Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. At ang kasalanan, hindi lang si Adan ang naapektuhan nito, kundi lahat ng tao ay naapektuhan ng kasalanan, at ang patunay nito ay nagkaroon ng kamatayan o wakas ng buhay ang bawat isa po sa atin. Ngunit dahil sa isang gawa ng katwiran, ngunit dahil sa isang lalaki na ang pangalan ay Panginoong Yesus, ang kasalanan na yon na ibinibilang sa atin, ngayon ay inaari na tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At imbes kaparusahan ang ating pong tatanggapin, ay pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. At saksi tayo sa kalubaan ng kasalanan at saksi tayo sa kung ano yung naging naidulot sa atin ng kasalanan. At kitang-kita natin sa nangyayari sa mundo ngayon kung ano yung idinulot sa atin ng kalubhaan ng kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos dahil kahit anong lubha
ng kasalanan ay sagana. Mas dakila ang biyaya ng Diyos at yun ang nanaig. At naranasan nating lahat yon. Kung may pagsagana ng kasalanan, pinag-usapan natin ng nakaraan, kung merong pagsagana ng kasalanan, nandoon ang kasaganaan ng dakilang biyaya ng Diyos. Hindi porket nananagana ang kasalanan, ibig sabihin nun ay lubos nang nagtatagumpay si Satanas. Kapag ka merong kasaganaan ng kasalanan, isang tiyak, nais ng Diyos na abutin yung tao, grupo, o lugar na yon, sapagkat sa mga ganong tagpo na merong pagsagana ng kasalanan, ay merong kasaganaan ng dakilang biyaya ng Diyos. Ngunit merong paalala ang salita ng Diyos. Basahin po natin sa chapter 5 verse 21. Upang kung paano ang kasalanan ay naghahari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kung paano ang kasalanan ay naghahari sa buhay natin at nagdulot ito ng kamatayan sa bawat isa, gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ng Diyos ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyaan? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuan kay Kristo Jesus ay nangabautismuan sa kanyang kamatayan? Yung pag-aaral natin patungkol sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos ay merong argumentong lumilitaw. Sang-ayon kay Apostol Pablo sa Kapitulo 5, sa kabila ng pagsagana ng kasalanan, ay may pagsagana ng biyaya ng Diyos. At kung saan sumasagana ang biyaya ng Diyos, nandoon din ang pagsagana ng dakilang biyaya ng Diyos. Nakasulat yan sa verse 20 ng chapter 5. At bukod rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana, datapat kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananaganang lubha ang biyaya. At dahil sa sinabi niyo ni Apostol Pablo, ipinakita na ng Diyos kay Apostol Pablo na merong mga argumento na maaaring lumitaw dahil sa katwiran po na yon. At ano po yung argumento na maaaring lumitaw sa katwiran na kung saan may pagsagana ng kasalanan, ay may pagsagana ng biyaya? Maaaring magkaroon ng maraming pagtatalo sa maraming mga mananampalataya patungkol sa bagay na ito, lalo na dun sa mga taong nagpapatuloy sa kasalanan, na ang katwiran ni Apostol Pablo kung saan nananagana ang kasalanan ay nandoon na nananagana rin lubha ang biyaya ng Diyos. At ang argumento po na nakikita ni Apostol Pablo na maaaring lumabas sa katwirang ito, ibig sabihin ba dapat magpatuloy tayo sa kasalanan para mas lalong managana yung biyaya ng Diyos? Kaya yun po yung tanong sa verse 1 ng chapter 6, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ng Diyos ay managana? Kung sumasagana ang kasalanan, sumasagana ang biyaya. Ibig sabihin ba, kailangan tayong magpatuloy sa pagkakasala para mas lalong sumagana yung biyaya ng Diyos? Hindi po ganun ang ibig sabihin noon. Galing sa dati nating pagkatao, tayo ay alipin ng kapangyarihan ng kasalanan. Ang hatol sa atin ay kapahamakan, kamatayan, walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Ngunit dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, inari na tayong matuwid at binigyan tayo ng karapatan na magmana ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang pananampalatayang ito at ang biyaya ng Diyos na atin pong sinasampalatayanan ay may kapangyarihan. Ano po yon?
kapangyarihan na dalhin tayo sa isang bagong pagkatao na hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung ang tanong, dapat bang magpatuloy sa pagkakasala? Dapat ba na magkasala tayo ng tuloy-tuloy para yung biyaya ng Diyos ay mas lalong sumagana? Hindi po mapapatunayan ang pagsagana ng biyaya ng Diyos dahil merong tuloy-tuloy na nagkakasala. Mga kapatid, mas lalong nabibigyan ng patunay ang kapangyarihan at kasaganaan ng biyaya ng Diyos na kung ang isang tao ay napatawad sa kanyang kasalanan at pagkatapos nito ay bigyan siya ng isang bagong pagkatao, bagong pagnanasa at kakayahan na maisagawa kung ano yung kalooban po ng Diyos. Ang masaganang biyaya ng Diyos ay may kakayanang dalhin tayo sa isang estado ng pagiging matuwid sa harapan ng hukuman ng Diyos. Alam naman natin na ang hukuman ng Diyos ay matuwid. Hindi maaaring ariing matuwid ang nagkasala. At hindi maaaring ariing makasalanan ang inaring matuwid. Kasuklam-suklam yon sa hukuman ng Diyos. Pero paano yan? Napatunayan na tayong makasalanan. Paano yan? Talagang naranasan natin yung kasalanan. Paanong sa matuwid na hukuman ng Diyos ay aariin tayong matuwid? At doon nga po natin nakita yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Doon natin nakita yung masaganang biyaya ng Panginoon na yung mga kagaya nating napatunayang makasalanan ay maaaring gawing matuwid. Yun nga lang, hindi palalagpasin yung nagawa nating kasalanan. Merong kinakailangang parusahan dahil tayo po ay nagkasala. At alam naman nating lahat na ang pinarusahan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Dahil sa masaganang biyaya ng Diyos, tayong mga napatunayan ng makasalanan ay inilagay sa estado ng pagiging matuwid na sa harapan ng Diyos. Hiwalay sa anumang magagawa ng kautusan, hiwalay sa pagiging binhi ni Abraham, hiwalay sa anumang magagawa natin sa kautusan o mabubuting gawa na pwede nating magawa. Kung di sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala sa kung ano yung natapos na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi nagtatapos doon yung trabaho ng biyaya. Ang trabaho ng biyaya ay nagpapatuloy. Ito po ay makapangyarihan na magdadala sa atin sa isang bagong pagkatao. The old has gone and the new has come. Kapatid, tinanggap mo na ba yung biyaya ng Diyos? Kung tinanggap mo na ang biyaya ng Diyos, isa ka ng bagong nilalang. Wala na sa iyo yung dating pagkatao mo. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay makapangyarihan. At ito ay may kakayanang alisin yung dati nating pagkatao na nagagalak sa pagkakasala, na sinasadya ang pagkakasala, na pinagpaplanuhan ang pagkakasala, na nagpapatuloy sa pagkakasala. Bagkos ngayon ay meron na tayong bagong pagkatao, bagong kaisipan, ikinahihiya mo na ang kasalanan. Hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang pinagpaplanuan mo na ay kung paano kang susunod sa Diyos. Lumalaban ka na sa kasalanan. Handa ka nang magtiis sa paggawa ng katwiran upang makapagtagumpay laban sa kasalanan. Makapangyarihan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung sasabihin mo sa akin, tumanggap ka ng biyaya ng Diyos, tapos nagpapatuloy ka sa maling pamumuhay, hindi ka tumanggap ng biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay makapangyarihan that will lead us to a life, a new life. Being a new person like Jesus Christ. Dadalhin tayo nito sa isang bagong pagkatao kagaya ng sa ating Panginoong Hesukristo na hindi na nagpapatuloy sa nakaraang klase ng pamumuhay. Hindi lumalakad ng ayon sa takbo ng sanlibutan. Isang malaking kasinungalingan that we profess, that we believe in Jesus Christ, I receive the grace of God, and then we continue in sinning. Isang demonic mindset ang ganong klase ng kaisipan. Isang makademonyong kaisipan, yung isipin natin na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay sasagana. Sasagana ang biyaya ng Diyos kapag ka nagpapatuloy sa kasalanan. Naalala ko si Rasputin, yung isang Russian monk. Yan ang kanyang paniniwala. More sin, more forgiveness. More sin, more grace.
Mali po yun. Hindi po sa Diyos yun. Ang sa Diyos, ang biyaya ng Diyos ay may kakayanang ariing matuwid ang isang tao, hiwalay sa anumang magagawa ng kautusan, hiwalay sa pagiging Israelita, hiwalay sa kung ano yung magagawa natin sa kautusan o mabubuting gawa. Tayo ay inari ng matuwid dahil sa kung ano yung ginawa ni Kristo. Pero hindi nagtatapos doon. Magpapatuloy ang trabaho ng biyaya sa buhay natin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng isang bagong pagkatao na nagpapatuloy sa pamumuhay ng pagiging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. At pinatunayan ito ng ilang mga lingkod ng Diyos, katulad ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:14. Tignan niyo po, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang naguudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Nakita niyo po, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito yung humihikayat kay Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng una upang sundin ang kalooban ng Diyos. Pastor, bakit napakahirap sa aking sundin ang kalooban ng Diyos? Baka nagtapos ka sa kaisipan na ang pag-ibig ng Diyos ay may kakayahang magpatawad ng kasalanan sa nakaraan. Kinakailangang maunawaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan na may kakayahang magbigay ng bagong pagkatao, pagnanasa, at maisagawa yung mabuting pagnanasa. Makapamuhay ng bagong pagkatao kagaya ng sa Panginoong Hesukristo. 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace of God. Lumago tayo sa biyaya ng Panginoon. Hebrews 13:9, magsipagtibay kayo sa aral ng biyaya. Ang mahirap yung mahulog tayo sa sarili nating katiyagaan. Hindi ba kayo nagtataka kung kayo ay patuloy na nagkakasala? Ibig sabihin, lagi kasi tayong sumasandal doon sa ating kakayanan. Ang lagi nating ipinagmamalaki ay yung ating karanasan, yung kakayanan, yung karunungan. Pero naniniwala ko na ang sino mang sumasandal sa biyaya ng Diyos, namumuhay yon sa kabanalan. Yung tunay na sumasandal sa biyaya ng Panginoon, namumuhay yon sa katwiran at sa ilalim ng kalooban ng Panginoon. Hindi na sa atin dahilan yung mahal ko kasi, kaya magpapatuloy kami. Masarap kasi, kaya magpapatuloy kami. Pag natanggap mo na yung biyaya ng Diyos, wala nang masihigit pa doon. Yun na yung pinakamasarap at hindi mo pwedeng ipagpalit dahil lang sa gawa ng laman. Kaya po, dito sabi ni Pablo, anong humikayat, anong nag-udyok sa amin para sundin ang kalooban ng Diyos? The love of Christ, ang pag-ibig ni Kristo, ang nag-uudyok sa amin para gawin ang kalooban ng Diyos. Sa Old Testament, sumasagana na ang biyaya ng Panginoon. Kaya maging si Jose, nung maunawaan niya yung biyaya ng Diyos, tignan niyo po, nung siya po'y ilang beses na tinutokso ni Potipar, ano po ang naglagay sa kanya ng kakayanan para iwasan yung pagtutokso ni Potipar sa kanya? Inaakit siyang palagi. Sabi po sa Genesis 39 verse 8-9, pero tumanggi si Jose, sinabi niya sa babae, pakinggan niyo po ako. Tignan niyo po, sabi niya kay Potipar, o pakinggan mo ako Potipar, pakinggan mo ako, ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian. Yung asawa ni Potipar, si Potipar, ay ipinagkatiwala sa akin ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong ihigit sa akin sa sambahayang ito. Nilagyan niya ako ng mataas na posisyon dito sa sambahayan ninyo. Ipinagkatiwala niya ang lahat maliban lang sa inyo na asawa niya. Dahil asawa niya kayo. Pero tignan niyo po yung sinabi niya nung huli. Lahat ng ginawang mabuti sa kanya ni Potipar, naniniwala si Jose na ito'y bigay ng Diyos. Ito ay biyaya ng Diyos. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos. Sa kabila ng mga naranasan kong pagpapala, sa kabila ng mga naranasan kong biyaya mula sa Diyos, bakit ko magagawa ang ganitong klase ng pagkakasala? Kung meron mang nagbigay kayo sa ng dahilan para huwag sunggaban yung kasalanan, ay yung mabubuting bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. At inisa-isa niya yung mga kalagayang meron siya sa tahanan ni Potipar. Mga kapatid, wala ako sa tahanan ni Potipar. Wala ka sa tahanan ni Potipar.
tayong lahat ay nasa tahanan at nakapaloob sa pamilya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay anak ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Ika'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang panganay sa loob ng sambahayan. There's a lot of reason for us to live a holy life. There's a lot of reason for us to reject sin dahil sa masaganang bihaya ng Panginoon. Kung nagawang idahilan ni Jose na meron akong magandang posisyon sa tahanan ni Potipar, kaya ayokong magkasala, sabihin natin kay Satanas, may maganda na akong kalagayan sa tahanan ni Kristo, sa pamilya ng Diyos, kaya wala na rin dahilan para ako ay matukso pa o magtagumpay ang kasalanan sa buhay ko. May dahilan tayo para sumunod sa Panginoon, sapagkat tayo'y kabilang sa pamilya ng Diyos. Kapatid, si Potipar, hindi naman sa Diyos yun eh. Isa siyang Egyptian at mga sumasambayan sa Diyos-Diyosan. Pero naniniwala si Jose na anumang kabutiang ginawa sa kanya ni Potipar ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kapatid, tayo ay nasa sambahayan ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Iiwan mo na yung dapat mong iwan. Walang anak ng Diyos na nananatili sa pagkakasala. Ang anak ng Diyos ay nagpapatuloy sa kabanalan at katwiran. Ang anak ng Diyos, hindi yan swail sa magulang at sa mga pastor at sa mga leader sa spiritual na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Ang totoong nakakaunawa ng biyaya ng Diyos ay may pagrespeto at paggalang sa magulang, may pagrespeto sa kanyang mga tagapanguna sa iglesia. Meron bang ganon? Sagana daw ang biyaya ng Diyos, lapastangan sa tagapanguna, lapastangan sa pastor na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, pagsagana ang biyaya ng Diyos, hindi yan makikita sa bibig. Hindi yan makikita sa intelektual. Makikita yan sa paraan ng ating pamumuhay. Ang epekto ng biyaya ng Diyos ay wala sa labi. Ang epekto ng biyaya ng Diyos ay makikita sa buhay. Mga kapatid, pagka nilalagnat tayo, umiinom tayo ng gamot. Kapagka nagkakasakit tayo, umiinom tayo ng gamot. At kung sasabihin ko, alimbawa ako po'y nilalagnat, uminom ako ng gamot, paracetamol. Sasabihin ko, magaling na ako, ulit-ulitin ko mang sabihin, pero ang totoo, nararamdaman ko, hindi pa ako magaling. Maaaring sabihin ng aking bibig, pero hindi pinatutunayan ng aking katawan. Eh bakit hindi ka pa bumabangon? Eh bakit nakahiga ka pa rin? Bakit mahina ang katawan mo? Bakit sinasabi ng bibig mo na magaling ka na? Bakit nakahandusay ka pa? May sakit ka. At ganun din sa maraming mga mananampalataya, kung talaga, if you have tasted that the Lord is gracious, kung inyong napaglasap na ang Panginoon ay mapagbiyaya, nakain mo ba? Bumangon ka na sa gitna ng mga patay. Bumangon ka na sa gitna ng kasalanan. At magpatuloy sa kabanalan, makikita yan sa epekto ng ating buhay. At kapag ka ang isang tao ay may sakit, bumangon na, masigla na yan, at nakagagawa na yan. Kahit huwag magsalita yan na magaling na siya, ikaw na magsasabi, umepekto yung gamot ah, magaling ka na. Hindi, may sakit pa. Hindi, lakas ka na eh. Nakikita ako na sa ginagawa mo eh. At ganun yung mga mananampalatayang totoong nagsitanggap ng mayamang biyaya po ng ating Panginoon. Nais ko pong magtapos dito. Ano, alam niyo, sa Amerika, merong maraming reports na tinanggap dahil doon sa pelikulang The Passion. Napanood nila yung pelikula na The Passion. At marami ang umuusig sa pelikulang ito dahil sa kawalan ng accuracy, o yung iba ay naging exaggerated. Ganun pa man, naniniwala ako na ginamit pa rin ito ng Diyos para mapagtanto ng tao yung paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At alam nyo, isa si Dan Litch na pinatay yung kanyang girlfriend, sinakal niya. At nais niyang palabasin na ito'y nagpakamatay at inilalaban niya yung kaso. Pero nung napanood niya yung ginawa ng Panginoong Jesus, hindi ganun kasakto sa pelikula. Pero sabihin na natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin, yung biyaya ng Diyos na kung paanong ginantian niya tayo ng kabutihan sa gitna ng ating mga kasalanan, siya na mismo yung pumunta dun sa kapulisan at sumuko. Si Johnny Olsen, na pinatay niya rin yung kanyang asawa. Kinakatakutan tong taong to sa Norway.
Marami din siyang ginawang mga kaso, nagnakaw, at nang bugulo siya. Pero dahil napanood niya yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, ay sinuko niya yung kanyang sarili sa kapulisan at nagsisi. Mga kapatid, pelikula lang yon. Kung meron mang mas buhay, kung meron mang mas makatotohanan na pagtanggap sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay yung lumago tayo sa kanyang mga salita. Hindi lang yung mapanood natin sa pelikula, hindi yung makita natin sa pamagitan ng isang palabas, kundi mismo sa kanyang mga salita, aralin natin, sumagana tayo sa pagkaunawa ng biyaya ng Diyos. At isang tiyak, kung nagawa ng mga taong yon na magsisi sa kanilang mga kasalanan at aminin yung kanilang mga nagawang pagkakamali, isang tiyak, makapangyarihan ng biyaya ng Diyos na magdadala sa atin sa kanyang katwiran. Tayo po'y manalangin, aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat kayo po ay Diyos naming matatakbuhan. At sa kabila na kami ay marumi, makasalanan at hindi karapat-dapat, kayo po ay banal, matuwid at malinis. Sa aming paglapit sa inyo, hindi kayo lumayo sa amin. Bagus ang totoo, bago pa man kami tumakbo sa iyo, nauna na ninyong inabot kami sa aming kalagayan. Thank you for the grace that you have bestowed to us. Amazing grace. Ako po mismo naranasan ko yun. Maling-mali ang aking kaisipan. Maling-mali ang aking buhay. Pero dahil sa biyaya na yon, kami po ay patuloy niyong hinuhubog hanggang sa iwan namin ang buhay na ito na walang maipipintas sa amin dahil kagaya kami ng Panginoong Jesucristo. Ang biyaya niyo po ay sagana. Ibinilang kaming matuwid at banal sa inyong harapan, hiwalay sa anumang magagawa namin. Pero hindi nagtatapos doon. Anumang ibinilang nyo sa amin ay magkakaroon ng katunayan sa pang-araw-araw naming pamumuhay dahil ang biyaya nyo ay makapangyarihan. Pagpalain nyo po ang aking mga kapatid sa buong mundo, mga nanonood ngayon saan mang lugar sa buong mundo. At hayaan nyo sumaganang patuloy ang biyaya nyo sa kanila sa karanasan, sa kaunawaan na nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat po. Kayo po ang maging kasagutan sa bawat panalangin ng bawat isa. I agree to the prayers of their hearts according to your will. Salamat po sa inyo lahat ng papuri, panangal, pagsamba, at pagdakila. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat po magsabi ng Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Praise God. Sister Mercy Ignacio Galvez, God bless you po. Isay de la Cruz Gutierrez, Brother Ron Meniano, purihin ang Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless you po.